Magandang hapon sa inyo. Ngayon may bago na naman tayong i-upload sa YouTube. Ang pangalan niya Online School Document Processing. Ano ba itong Online School Document Processing? Ang estudyante, hindi na kailangan pumila sa school para lang makakuha ng UR, diploma. Hindi na kailangan pumila, eh haba-haba. Ngayon, naisip kong gumawa ng Online School Document Processing na angkop ko sa mga estudyante para bawas oras sa haba ng pila. Ngayon, yung estudyante, bali bibigyan siya ng access ng admin, bawat estudyante na yun. Then, pag binigay siya ng access, makapunta siya sa ilagay niya yung binigay sa kanya. Then, makikita niya sa dashboard niya na pwede siya mag-add ng sarili niyang file. Pwede rin siyang mag-request nung document na nais niya. Like, diploma, teo, or mga ganun sa admin. Once na nag-request siya dun sa admin nung document na gusto niya, kailangan bayaran niya muna yung document na yun para malaman niya kung anong araw niya pwede kumuha yung document na yun. Pupunta lang siya doon sa school na yun, babayaran niya, then yun, mawa niya na agad yung document na nag-request niya. Ngayon simulan na natin. Una, punta muna tayo. Eran muna natin itong online school document. Tinipin ako UI niya. Ngayon, ginawa ko dito. Tinanggal din right click para hindi makita yung code. Walang right click. Wala siyang right click. Wala akong makita ang right click dyan. Ngayon, punta naman tayo sa database. Eran natin ito, yung admin. Ito, bali ito yung pinaka-database niya. Ang pangalan niya, online school document / BB. Ay, underscore BB. Yan. Ayan, ito. Ito yung table course, table document request, table payment, table student, table username. Ngayon, dahil maraming estudyante ngayon, si admin, pumunta kong tayo sa admin. Type lang natin itong bali ito yung pangalan ng folder ng admin para magaling ma-point out. Enter lang natin admin. Ayan na. Tapos, sa username, lagay lang natin admin. Sa password niya, admin din. Bali, ayan. Type na natin. Ngayon, wala pa itong mga estudyante. Ayan, wala pa mga estudyante. Document, request, amen. User. Ay, user. Ito bali, ito yung dito ginagawa yung mga admin. May access yan dito sa dashboard ng admin. Of course, bali ito, gumawa na ako ng existing mga course. Ngayon, pagkagawa mo dito ng mga course, nag-add ka, pupunta yan dito sa estudyante. Nakikita ng estudyante yan dito sa course niya, sa drop-down. Lahat ng in-add mo doon sa course, nakikita lang dito, nakikita agad dito ang estudyante. Ayun ang admin na yun. Hindi pala ang estudyante. Kasi admin yung gagawa ng mga access ng estudyante. Ngayon gawa na tayo. Gawin natin Mario Luis. Mario. Course niya is Information Technology sa third year. 24 natin sa ginawan. Complete ah. Francis Bill. CP. Mario.com. Mobile number niya 9. Mario. Mario 1, 2, 3.
i-submit natin. All field is required, sorry, hindi natin ano. Yan, nakapagad na tayo ng hangout scenario, pwede na siya, pwede niya itong gamitin doon sa login na para sa mga estudyante lang. Tapos go, create ulit tayo ng isa pa sa pang account para sa isa another student. Tapos pangalan natin na Erling, tapos Medea. Chai. Computer Science, Chai Fortier. Birthday nga, hindi natin alam. Kailangan lang natin. Quezon. Tapos, Bea. Mobile number niya. Ano, bali mga dami online. Bea. 1, 2, 3. Yan. Ngayon na naman, i-gasin natin ng gender. Nakalimutan natin. Yep. Ngayon may dalawang estudyante na tayong ginawa. Ngayon try natin i-login sila. Wala pa tong document. Ito yung magagaling sa estudyante payment. Iba yung sa ano nga, sa admin. Punta tayo sa estudyante ngayon. Wala nga tong right click. Ayun, walang right click. Para hindi makita yung JavaScript code o ano pa man sa loob, disable ko yung right click. Ngayon, ilagin natin si Mario. Mario. Show nga natin yung password. Balihan yung password ni Mario. Paglagin natin sa kanya, ayan, papalo ko siya. Ayan. Yung dashboard niya, 00. Ayan. Ngayon, sa document, try mo natin sa document. Add tayo ng document. Eh, bali dito sa document, si estudyante pwede siyang mag-save ng kanyang mga file kung gusto niya, mga PDF, mga ganun, mga file, mga Excel, sarili siyang stories dito para sakaling nawala niya yung mga document niya, pwede siyang mag-download dito ulit para may halimbago siyang copy. Bali PR na to desk. Ayan. Ayan, pag-upload na tayo ng ano natin, backup niya, yung file niya. Pwede natin i-download. Ayan, pwede natin i-download. Pwede natin i-edit. Pwede natin i-edit. Pwede rin natin i-delete file na yun. Ngayon, sa list of request tayo. Ngayon, si Nario, mag-request siya ng EOR. Sa school na yun. Sa school niya. Bali na pero copies. 20 copies. Request niya. Gusto niya 20 copies. Gusto niya ng ano. Anong araw siya nag-request? Ngayong araw na to, 24. Ngayon, submit niya. Ngayon, wala pa. Wala pang notification. Pag-submit natin. Yan. Bali, hihintayin niyo yung ma-approve ni admin. Later is kung sino yung process ng admin, kung registrar yung niya, pinuntahan niya sa schedule. Tapos wala pa to. Ayan. Ngayon, punta tayo sa admin. Ano ba tong ano niya? PN na to. Ito. Bali, sa profile, bali, ang unang letra niya sa pangalan niya, tsaka ang unang letra niya sa piliyado niya, ilagay natin, ginawa natin profile niya. Nakita natin po ng JavaScript. Ngayon, log out natin, punta tayo sa admin. Type lang natin yung admin.
type natin admin. Titingnan natin yung request scenario. Tingnan natin sa admin. Okay, nakikita ni admin yung request scenario sa request. Punta natin sa request. Mag-notify sa admin ito. Ayan. Ayan. Yung request scenario. Ngayon, hindi muna ito i-approve ni admin hanggat hindi pabayad scenario sa kanyang request na ang pangalan ay POR. Ngayon, edit natin. Edit natin ngayon. Ito yung date na request niya ngayon. Bigyan natin ng date kung kailan niya pwede makuha. Saan gawin natin ring 7. Sino yung process na yung pangalan nitong admin na ito? O sino man nakatalaga dito na ano ng request scenario ito sa receive. Bali, gawin natin pending. I-update natin. Ngayon, ayan, pending na. Let off ulit tayo, punta tayo kay scenario. Bali, lagyan ulit na scenario. Punta ulit tayo sa dashboard ng estudyante. Scenario. Scenario, 1, 2, 3. Ngayon natin, show natin yung password dyan. Yan. Tapos, ayun nga, pending sa punta tayo sa request. Mag-notify kayo natin yan, yun, na i-inano na ng admin yung request niya. Kung ano, binigyan na siya ng date kung kailan niya makukuha ngayon. Ayan. And yung request niya, ito, tapos, dito, yung admin na yun, binigyan siya ng reference number para ipapakita niya ito sa school kung reference number na to. Kung bayad na siya. Ngayon, pag-save nitong button na to, mapupunta niya siya dito sa payment. Ayan, si-save niya. Si-save niya. Ngayon, pumunta siya dito sa payment. Nakikita niya. Gcash. Pag dinipot na natin yung Gcash, kasi Gcash niya mababayan. Na pwede pa magbago yan. Ngayon, verify niya. Wala pa ako. Total amount yung binayad niya. Ngayon, kunwari, pumunta na scenario sa high school. Dinala niya yung reference niya. O kaya, nag-buy siya sa Gcash. Punta ulit tayo sa admin. Tayo sa admin ulit. Ayan. Lagi lang natin yung admin. Tapos punta tayo sa payment. Ngayon, kung ang scenario, ibayad na. Ibayad na. I-edit ko na natin. Ayan. Kunwari, kung that's Facebook. Kunwari, nag-cash na bayan. Kung pera niya is 2,000 amount pay, binayaran niya 1,500 day or na yun. Tapos ito date na yun, date 27 nga niya makukuha yung Gcash. Kung nga rin nag-cash siya doon, punta siya ng school doon yun na binayaran, kahit nagbayad siya doon sa Gcash, cash muna punta siya, tapos pay muna, binayaran niya na yan yun. Tapos, so, nakikita nila yun na paid na siya kung talagang matik na paid na siya. Nakikita nila sa home niya. Log out natin. Nalulit tayo sa Mario. Punta ulit tayo. Log in natin yung account niya. Ay, 1, 2, 3 pala. Mario, 1, 2, 3. Ayan, nakikita niya sa payment niya na ayun o, paid na siya, paid na scenario, diba? Tapos, ito ipapakita niya sa school, kung ano parang makuha niya tayo niya, yun, yun lang po, tapos profile, pwede siya sa document, pwede siya mag-add ulit ng mga document niya, gusto niya mga document, may save, naman siya. Okay, sa document. Ayan, pwede siya. Yes, two. Ayan. Ayan. Mag-add ulit siya. Pwede niya i-download. Ayan, pwede niya yan. Pwede niya i-download. Pwede niya i-delete. Ang file na yun. Ngayon, punta tayo sa admin.
I-log in natin si Nedea. Nedea. Nakita mo sa huling Nedea. Ano ba yung ano natin? Nedea. 1, 2, 3. Ito yung isang estudyante. Hindi mo isipin. Hindi mo ikita ni Nedea yung scenario. Yung request scenario. Ngayon mag-request tayo ng para kay diploma yung request ni Nedea. Request niya, number 10 copies ng gusto niya na diploma. Request siya 24, okay, gawin natin, mag-request siya ng mali kinabukasan, lagyan natin 25, submit. Ayan, ng day, request niya. Ngayon, wala pa yan. Hintayin niya yung anong sasabihin ni admin sa kanya. Punta tayo sa admin. Okay, sa admin, pasukin natin yung dashboard ng admin. Ayun, bali. Ayan, nakita ni admin yung request niya ni Thea. Ayan, ayan, nakita niya. Bali ito, pending pa. Ay, pending pa, naka-receive pa. Galing kay Thea. Ayun, ito nga, gagawin ulit natin ng kailang date makuha ni Dea sa TRT. Gawin lang natin pending kasi di pa siya bayad. Yan, pending. Pending pa. I-update lang yan ni admin kung sakaling paid na siya nito sa request ng TOR. Pag paid na dito sa payment, magpipaid din yan. I-update niya rin sa paid. Yan. Tapos punta tayo sa huling ni Dea. Tapos, na tayo. Gawin natin Nedea. 1, 2, 3. Pwede, pag nag-login, pwede mo enter yan. Request niya, may kita yan. Ayan. Request Nedea. Ayan. Ito, di ba? Nag-notify na. Tapos, punta tayo. Ito. Mayroon siya sariling reference number. Tapos, si-save niya. Wala pa sa payment. Ayan, pag sini. Yun, pag sinik-click niya yung save, saka pupunta sa payment. Request niya, yun. Verified, verified niya kung ano, sa Gcash. Pwede niya yung isenda sa namin mga admin, kung binigay. Yan, yun, verified. Punta tayo doon sa admin. Punta tayo. Lagi natin yung admin. Admin. Ayun, payment. Ayan, di ba? Verified pa, Gcash. Yes, ano natin? Magkano pera ni Nte, kunwari, 1,000. Binayar niya, 400. Hindi, 600. Date of payment, pabayad siya ng 25. Tapos, yun nga, paid niya na, yan. Nakikita na ni Nedea na paid na siya. Yan, nakikita niya na sa wall niya. Ngayon, nakikita natin dito, kung income, ayan, 3,000, by monthly report, request course, mga request course, yan, yan, nakikita. Tapos, yung request pending, yan. Meron tayong report. Ayan. Document. Ito yung mga document na estudyante. Bali, nakikita lang ni admin mga document na in-upload ng estudyante. Of course. Ayan, estudyante. Ngayon, try natin si Nedea. Nari, gumawa ng hindi maganda nagagawa sa kanyang wall. Pwede natin siyang kaya hindi na siya estudyante sa school na yun, bali nag-drop na siya o gano'n. Hindi na natin siyang lumipat, inactive. Yan. Dahil inactive na si Nedea,
try natin na ilag-in yung account niya doon sa pang-estudyante. Bali, Medea 123. Bali, ito yung ginawa natin sa kanya na password kanina. Pag inano natin yan, di ba? Hindi na. Medea. Pero, once na gawin ulit natin active dyan, pwede mo naman kasing ibalik ulit siya. Ayan. Ayan. Bali, gawin ulit natin active si Nidea sa status niya. Ayan. Lagout ulit natin dahil active na si Nidea. Lagin ulit natin sa niya. Lagi naman para sa mga estudyante. Medea 1, 2, 3. Diba? Pansin mo. Ayan, diba nakapasok ulit siya? Kasi ginawa ng admin active. Ayan, sa profile niya, pwede siya change ng password. Hindi siya 1, 2, 3, 4, 5. Save. Ayan, case password. Tapos pag nag-login siya, Medea, balik ulit natin yung Medea 1, 2, 3. Kasi mo dahil chinange yung password niya, bali ito na yung case yung password niya. Ayan ah. Di ba? Bali, silipin natin yung code dito para ma-explore nyo rin. Bali. Tumin! Ayan lang natin. Ayan. Pasaway kasi yung anak ko. Parang sa laruan. Bali, sa estudyante, may sarili siyang folder. Ito nga yung folder ng admin. Pag pumunta tayo, gusto na pumunta ng admin. Ngayon, hindi ito sa index. Ito index para sa estudyante. Yun nga, hindi na ginawa natin is dinisable natin yung dito, disable natin right click. Pero once na tinanggal natin disable para sa right click, ito kasi ang problema nyan. Bali, ito yun. Hindi maganda kasi pag nakikita yung code, pwede kasi pasukin. Ayan o, nakikita. Users in. Nakikita yung nakikita ko mga ginamit. Kaya ang ginawa ko dyan, dinisable ko talaga siya. Hindi makita yung disable ko. Right click. Pag binalik natin yun, ayan, right click ko siya. Wala na. Walang right click na mangyayari. Hindi makita yung Ajax na ginamit ko. Na JavaScript, di kaya rin yan. Hindi makita. Tsaka yung mga XML code na rin. Yun. Punta sa admin, explore that. Ay, wait lang ha. Bali, yung backend ng sa estudyante, bali dito nakikita sa init. Sa controller, lahat ng function na ito, lahat dito nangyayari. De, itong controller na to, ibabato niya sa hotel, sa class. Ito, bali, ito yung class. Dito nangyayari. Lahat ng galing sa controller, ay galing muna sa UI, binato sa controller. Ngayon, si controller, babato niya naman dito kay class model yung mga data. Bali, ito ang si class model, ito na yung magsisave, punta sa database, mag-fetch, mag-edit, mga ganun. Bali,
Ito, dito siya nangyayari. Bali, naka-OOP MySQL ay ako. Ito. Bali, kaya i-upload ko to sa YouTube at ibibigay ko tong code na to. Pero, siyempre upgrade nyo na lang. At, aralin nyo, kuha kayo ng idea sa code na ginawa ako para matuto kayo mag-OOP ng PHP. Kasi, ginagamit ko kasi OOP video at OOP MySQLi para safe. Bali, naka-private yung connection. Bali, yung connection ko is nasa loob ng, bali ito. Bali, nasa loob ng config din sa class. Kukul niya lang niya ito. Sa class, then lang, dapat matuto na kayo mag-OOP para mabilis. At mag-Ajax para bato sa controller. Ajax. Sindihan ko na rin sa ad. Sa document. Ayan. Ayan. Sa mga ad. Binabato ko siya sa... Di pala yan. Ito, binabato ko siya papuntang controller. Sisihin ko data papuntang controller. Bali, yun lang. Pagpunta na admin, type ko lang tong admin yan. Tapos, pangalan ng database is online school document underscore db. Tapos, ito lang yung, hindi lang yung table ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mga ganun. Tapos, sa admin, ito yung table user management. Bali, siguro, hanggang dito na lang mga dudes. Puputulin ko na yung ano, yung topic. Sana makatulong ito sa inyo. Huwag niyong kalimutan naman i-subscribe. Kasi yung iba, pag naka-download na, wala nang pakialam. Hindi na nagko-comment, hindi na sinishare yung video. Tapos, wala na. Basta wala kang ibang pake. Kung tutulungan niyo akong magkaroon ng panibago laptop, mas okay kung bigyan niyo ako ng donation sa GCash. Salamat mga loads. Hanggang dito na lang. Magandang hapon sa inyo. Ngayon may bago na naman tayong i-upload sa YouTube. Ang pangalan niya Online School Document Processing. Ano ba itong Online School Document Processing? Ang estudyante, hindi na kailangan pumila sa school para lang makakuha ng UR, diploma. Hindi na kailangan pumila kaya haba-haba. Ngayon, naisip kong gumawa ng online school document processing na angkop ko sa mga estudyante para bawas oras sa haba ng pila. Ngayon, yung estudyante, bali bibigyan siya ng access ng admin, bawat estudyante na yun. Then, pag binigay siya ng access, makapunta siya sa ilagay niya yung binigay sa kanya. Then, makikita niya sa dashboard niya na pwede siya mag-add ng sarili niyang file. Pwede rin siyang mag-request nung document na nais na. Like, diploma, teo, or mga ganun. Sa admin. Once na nag-request siya dun sa admin nung, ano, nung document na gusto niya, kailangan bayarin niya muna yung document na yun para malaman niya kung anong araw niya pwede gawin yung document na yun. Pupunta lang siya doon sa school na yun. Babayaran niya. Then, yun, makuha niya na agad yung document na nag-request niya. Ngayon, simulan na natin. Una, punta muna tayo. Eran muna natin itong online school document. Then, yung pinaka-UI niya. Ngayon, ginawa ko dito. Tinanggal din right-click para hindi makita yung code. Walang right-click. Wala siyang right-click. Wala siyang right-click. Wala kang makikita ang right-click dyan. Ngayon, punta naman tayo sa database. I-run natin ito, yung admin. Ito, bali ito yung pinaka-database niya. Ang pangalan niya, online school document slash db. Ay, underscore db. Yan. Yan, ito. Ito yung table course, table document request, table payment, table student, table username. Ngayon,
dahil marami estudyante ngayon, si admin, pumunta ko tayo sa admin, type lang natin kung balito yung pangalan ng folder ng admin para magaling mag-point off. Enter lang natin admin, ayan na. Tapos sa username, lagay lang natin admin. Sa password niya, admin din. Bali, ayan, try na natin. Ngayon, wala pa itong mga estudyante. Ayan, wala pa mga estudyante. Document, request, amen. User. Ay, user. Ito bali, ito yung dito ginagawa yung mga admin. May access yan dito sa dashboard ng admin. Of course, bali, ito, gumawa na ako ng existing mga course. Ayan. Ngayon, pagkagawa mo dito ng mga course, nag-add ka, pupunta yan dito sa estudyante, nakikita ng estudyante yan dito sa course niya, sa drop-down. Lahat ng in-add mo doon sa course, nakikita lang dito, nakikita ka dito ng estudyante. Ayun ang admin na yun. Hindi pala ng estudyante. Kasi admin yung gagawa ng mga access niya estudyante. Ngayon, gawa na tayo. Gawin natin Mario Luis. Mario. Course niya is Information Technology sa third year. Ah, 24 natin sa ginawan. Complete ah. Francis Bill. CP. Mario.com. Mobile number niya 9. Mario. Mario 123. Update natin. All things is required. Sorry. Sorry, hindi natin ano. Ay. Yan. Nakapag-add na tayo ng account ni Mario. Pwede na siya. Pwede niya itong gamitin doon sa login na para sa mga estudyante lang. Tapos so, create ulit tayo ng isa pa sa account. Sa pang-account para sa isa another student. Pangalan natin na Erling. Tapos Medea. Chai. Computer Science. Chai Fortier. Birthday niya, hindi natin alam. Kailangan lang natin. Quezon. Tapos, Bea. Mobile number niya. Ano, bali mga dami online. Idea 1, 2, 3. Yan. Ngayon na naman, i-kasi natin ng gender, nakalimutan natin. Yan. Ngayon may dalawang estudyante na tayong ginawa. Ngayon try natin i-login sila. Wala pa tong document. Ito yung magagaling sa estudyante. Payment. Ito yung sa ano nga. Sa admin. Punta tayo sa estudyante ngayon. Wala nga tong right click. Ayun, walang right click. Para hindi makita yung JavaScript code o ano pa man sa loob. Disable ko yung right click. Ngayon, ilagin natin si Mario. Mario. Show nga natin yung password. Bali, yun yung password ni Mario. Pag-login natin sa kanya, ayan, papasok ka siya.
Ayan. Si dashboard niya, 00. Ayan. Ngayon, sa document, try mo natin sa document, add tayo ng document. Eh, bali dito sa document, si estudyante pwede siyang mag-save ng kanyang mga file kung gusto niya. Mga PDF, mga ganun, mga file, mga Excel, sarili siyang stories dito. Para sakaling nawala niya yung mga document niya, pwede siyang mag-download dito ulit para may panibago siyang copy. Bali, PR na to. Des. Ayan. Ayan, pag-upload na tayo ng ano natin, backup niya, yung file niya. Pwede natin i-download. Ayan, pwede natin i-download. Pwede natin i-edit. Pwede natin i-edit. Pwede rin natin i-delete file na yun. Yes. Ngayon, sa list of request tayo. Ngayon, si Inario, mag-request siya ng EOR sa school na yun. Sa school niya. Bali, number of copies, 20 copies. Request niya. Gusto niya 20 copies. Gusto niya ng ano. Anong araw siya nag-request? Ngayong araw na to, 24. Ngayon, submit niya. Ngayon, wala pa. Wala pang notification. Pag-submit natin, yan. Bali, hihintayin nyo yung ma-approve ni admin. Later is, kung sino yung process ng admin. Kung nari, registrar yung namin na pinuntahan nyo sa studio. Tapos wala pa to. Yan. Ngayon, punta tayo sa admin. Ano ba tong, ano niya, PN na to, ito. Bali, sa profile, bali, ang unang letra niya sa pangalan niya tsaka ang unang letra niya sa piliyado niya, ilagay natin, ginawa natin profile niya. Nakita natin po ng JavaScript. Ngayon, log out natin, punta tayo sa admin. Type lang natin yung admin. Type natin admin. Titingnan natin yung request scenario. Yung natin sa admin. Ngayon, nakikita ni admin yung request scenario sa request. Punta na sa request. So, notify sa admin ito. Ayan. Ayan. Yung request scenario. Ngayon, hindi mo na ito i-approve ni admin hanggat hindi pabayad scenario sa kanyang request na ang pangalan ay POR. Ngayon, edit natin. Edit natin ngayon. Ito yung date na request niya ngayon. Bigyan natin ng date kung kailan niya pwede makuha. Saan gawin natin ring 7. Sino yung process na yung pangalan nitong admin na to? O sino man na talaga dito na ano ng request niya natin. Tapos receive. Bali, gawin natin pending. I-update natin. Ngayon, yan. Pending na. Lato ulit tayo. Punta tayo kay scenario. Bali, lagyan ulit na scenario. Punta ulit tayo sa dashboard ng estudyante. Nario. Nario, 1, 2, 3. Yan natin. Show natin yung password dyan. Yan. Tapos, ayun nga, pending sa punta tayo sa request. Mag-notify kay Nario yan, yun, na inano ng admin yung request niya. Kung ano, binigyan na siya ng date kung kailan niya makukuha ngayon, ayan. And yung request niya, ito, tapos, dito, yung admin na yun, binigyan siya ng reference number para ipapakita niya ito sa school kung reference number na to. Kung bayad na siya. Ngayon, pag-save nitong button na to, mapupunta niya siya dito sa payment. Ayan, si-save niya. Si-save niya. Ngayon, pumunta siya dito sa payment, nakikita niya. Gcash, pag dinipot na natin sa Gcash, kung sa Gcash niya mababayan, na pwede pa magbago yan. Ngayon, verify niya. Wala pa, total amount yung binayad niya. Ngayon, kunwari, pumunta na scenario sa
sa school, dinala niya yung reference niya, o kaya mag-buy siya sa Gcash, tumawag tayo sa admin. Buy sa admin ulit. Yan. Lagi lang natin yung admin, taas punta tayo sa payment. Ngayon, kung ang senaryo, ibayad na. Bayad na, i-edit na natin. Ayan, kunwari kung nasa Facebook, kunwari, pagkasya ng bayan, kung pera niya is 2,000, amount pay, binayaran niya na 1,500, day 1 na yun. Tapos, ito, date na yun, day 27 nga niya makukuha yung Gcash, kunwari nag-cash siya doon, punta siya ng school doon niya na binayaran, kahit nagbayad siya doon sa Gcash, cash muna punta siya. Tapos pay, muna, binayaran niya na. Yan. Yun. Tapos, so, nakikita nila yun na paid na siya kung talagang matik na paid na siya. Nakikita nila sa home niya. Log out natin. Nalulog tayo sa Mario. Punta ulit tayo. Log in natin yung account niya. Ay, 123 pala. Mario 123. Ayan, nakikita niya sa payment niya na ayun o. Paint na siya. Paint na scenario. Diba? Tapos, ito yung papakita niya sa school. So, na parang makuha niya tayo niya. Ayan, yun lang po. Tapos profile. Pwede siya sa document. Pwede siya mag-add ulit ng mga document niya. Gusto niya mga document. Ayun siya. Ayun lang siya. Ay, sa document. Yan, pwede siya. Yes, two. Yan. Ayan. Mag-add ulit siya. Pwede niya i-download. Yan, pwede niya yan. Pwede niya i-download. Pwede niya i-edit. Ang file na yun. Ngayon, punta tayo sa admin. I-log in natin si Nadea. Nadea. Nakikita mo sa whole Nadea. Ano ba yung ano natin? Nadea. 1, 2, 3. Ito yung isang estudyante. Hindi mo siyempre. Hindi makikita ni Nadea yung scenario. Yung request scenario. Ngayon mag-request tayo ng para kay diploma yung request ni Nadea. Request niya, number 10 copies ng gusto niya na diploma. Request siya 24, kaya gawin natin mag-request siya ng mali kinabukasan, lagyan natin 25, submit. Ayan, ng day, request niya. Ngayon, wala pa yan. Hintayin niya yung anong sasabihin ni admin sa kanya. Punta tayo sa admin. Okay, sa admin, pasukin natin yung dashboard ng admin. Ayun, bali. Ayan, nakikita ni admin yung request niya ni Thea. Ayan, nakikita niya. Bali ito, pending pa. Ay, pending pa, naka-receive pa. Galing kay Thea. Ayun, ito nga, gagawin ulit natin ng kailang date makuha ni Nadea sa TRT. Gawin lang natin pending kasi di pa siya bayad. Yan, pending. Pending pa. I-update lang yan ni admin kung sakaling paid na siya nito sa request ng TOR. Pag paid na dito sa payment, magpipaid din yan. I-update niya rin sa paid. Yan. Tapos punta tayo sa huling Nadea. Tapos, punta tayo. Gawin natin Nadea. Okay, 1, 2, 3. Pwede, pag nag-login, pwede mo enter yan. Request niya, may kita yan. Ayan. Request Nadea. Ayan. Ito, di ba?
nag-notify na, tapos kundo tayo ito, mayroon siya sariling reference number, tapos si-save niya, wala pa sa payment, yan, pag sini, yun, pag, pag sini-click niya yung save, saka pupunta sa payment, request niya yun, verified, verified niya kung ano, sa Gcash, pwede niya yung isend sa namin mga admin, kung binigay, yan, verified. Punta tayo doon sa admin. Punta tayo. Lagyan natin yung admin. Admin. Ayun, payment. Ayan, di ba? Verified pa, Gcash. As ilalano natin. Magkano pera ni Ninte, kunwari, 1,000. Binayar niya, may 400. Hindi, 600. Date of payment, pabayad siya ng 25. Tapos, yun nga, paid niya na. Yan. Nakikita na ni Ninte, na paid na siya. Yan, ikita niya na sa wall niya. Ngayon, nakikita natin dito ang income. Ayan, 3,000 by monthly ano, monthly report, request course, mga request course. Yan, yan, nakikita. Tapos yung request pending, yan. Meron tayong report. Yan, document. Ito yung mga document, tapos na estudyante, bali nakikita lang ni admin mga document na in-upload ng estudyante. Of course, yan ang estudyante. Ngayon, try natin si Nidea, nari gumawa ng hindi maganda nagagawa sa kanyang wall. Pwede natin siyang, o kaya hindi na siya estudyante sa school na yun, bali nag-drop na siya, o gano'n. Hindi na natin siyang lumipat, inactive. Yan. Dahil inactive na si Nidea, try natin na ilag in yung account niya doon sa pang-estudyante. Bali, Nidea, 1, 2, 3. Bali, ito yung ginawa natin sa kanya na password kanina. Pag inala natin yan, di ba? Hindi na. Nidea. Nidea. Pero, once na, gawin ulit natin active dyan. Pwede mo naman kasing ibalik ulit siya. Yan. Yan. Bali, gawin ulit natin active si Nidea sa status niya. Yan. Log out ulit natin dahil active na si Nidea. Login ulit natin sa login naman para sa mga estudyante. Nidea. Nidea. 1, 2, 3. Diba? Pansin. Ayan, di ba nakapasok ulit siya? Kasi, ginawa ng admin active. Ayan, sa profile niya, pwede siya change ng password. Hindi siya 1, 2, 3, 4, 5. Save. Ayan, change password. Tapos, pag nag-login siya, Nidea. Balik ulit natin yung Nidea. 1, 2, 3. Kasi mo dahil chinange yung password niya, bali ito na yung change yung password niya. Ayan na, di ba? Bali silipin natin yung code dito para ma-explore nyo rin. Bali,
Tubig! Ayan lang natin. Ayan. Pasaway kasi yung anak ko. Laruan. Bali, sa estudyante, may sarili siyang folder. Ito nga yung folder ng admin. Pumunta tayo, gusto na pumunta ng admin. Ngayon, hindi ito sa index. Ito index para sa estudyante. Yun nga, hindi na ginawa natin is dinisable natin yung dito, dinisable natin right click. Pero once na tinanggal natin disable para sa right click, ito kasi yung problema nyan. Bali, ito yun. Hindi maganda kasi pag nakikita yung code, pwede kasi yung pasukin. Ayan o, nakikita. Users in. Nakikita yung nakikita ko. Mga ginamit. Kaya ang ginawa ko dyan, dinisable ko talaga siya. Hindi nakikita yung disable ko. Right click. Pag binalik natin yun, ayan, right click ko siya. Wala na. Walang right click na mangyayari. Hindi makita yung Ajax na ginamit ko. Na JavaScript, di kaya rin yan. Hindi makita. Tsaka yung mga XML code na rin. Yun. Punta sa admin, explore that. Ay, wait lang ha. Bali, yung backend ng sa estudyante, bali dito nakikita sa init. Sa controller, lahat ng function na ito, lahat dito nangyayari. Then, itong controller na to, ibabato niya sa hotel, sa class. Ito, bali, ito yung class. Dito nangyayari. Lahat ng galing sa controller, ay galing muna sa UI, binato sa controller. Ngayon, si class, ngayon si controller, babato niya naman dito kay class model yung mga data. Bali, ito ang si class model, ito na yung magsisip, punta sa database, mag-fetch, mag-edit, mga ganun. So, bali, ito, dito siya nangyayari. Bali, naka-OOP MySQL, ay ako. Ito. Bali, kaya i-upload ko to sa YouTube at ibibigay ko tong code na to, pero siyempre upgrade nyo na lang at aralin nyo, kuha kayo ng idea sa code na ginawa ko para matuto kayo mag-OOP ng PHP. Kasi ginagamit ko kasi OOP video at OOP MySQLi para safe. Bali, naka-private yung connection. Bali, yung connection ko is nasa loob ng, bali ito. Bali, nasa loob ng config din sa class. Kukul niya lang niya ito. Sa class, then lang, dapat matuto na kayo mag-OOP. Para mabilis. At mag-Ajax para bato sa controller. Ajax. Isindahan, tiyo nari sa ad. Sa document, ayan, sa mga add, binabato ko siya sa, di pala yan, ito, binabato ko siya papuntang controller, si Sigon data, papuntang controller, bali, yun lang, pagpunta ng admin, type ko lang tong admin, yan, tapos, pangalan ng database is, online school document, underscore db, tapos ito lang yung hindi lang yung table ko, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mga ganun. Tapos sa admin, ito yung table user management. Bali, siguro hanggang dito na lang mga dudes, puputulin ko na yung ano, yung topic. Sana makatulong ito sa inyo. Huwag niyong kalimutan naman i-subscribe. Kasi yung iba, pag naka-download na, wala nang pakialam, hindi na nagko-comment, hindi na sinishare yung video. Tapos, lahat na, basta wala kang ibang pake. Kung tutulungan niyo akong magkaroon ng panibagong laptop, mas okay kung bigyan niyo ako ng donation sa GCash. Salamat mga loods, hanggang dito na lang.